renovation or magpapa-extend ka ng bahay ay madalas na nababasa ko sa comment section. Engineer, magkano ba magpa-second floor? Engineer, magkano ba magpa-slab? Engineer, magkano ba magpa-extend ng kitchen? Engineer, magkano ba magpagawa ng garahe? Engineer, magkano ba magpa-renovate ng bahay? Sa totoo lang, ito yung topic na iniiwasan ko dahil magpaparenovate ka ng bahay o magpapa-extend ka ng bahay ay malaking challenge ito sa magpapagawa at doon sa gagawa. Sa Pilipinas kasi dahil iba yung practice natin sa construction, hindi tulad sa ibang bansa, lalo na sa mga mayayamang lugar. Mahirap ka man o mayaman ka man, kailangan mong dumaan sa tamang proseso. Sa ibang bansa, kahit maglagay ka lang ng maliit na poste o isang partition lang na mababago yung itsura ng bahay mo, kailangan mong gumawa ng proper plan at mag-apply ka ng permit. Sa Pilipinas, wala ka ng proper plan na itayo mo na yung buong bahay mo na walang permit. Ang pag-uusapan natin sa video na to is all about renovation or extension. Ano ba yung dapat mong gawin? Ano ba yung dapat mong maiwasan? At paano ba ang presyuhan nito? Titignan natin kung kakasya ba sa budget mo. Kung bago ka pa lang sa channel na to na Ingeniero TV, ako si Donald Deniega, isa akong professional civil engineer. At ang purpose ng video na to ay for information lang. Ngayon ay bare month na, kumbaga malapit na naman dumating yung Pasko. Madalas na iniisip natin ay magpa-renovate ng bahay o magpa-extend ng bahay. Kaso hindi mo alam kung saan magsisimula, kung ano yung gagawin mo na hindi masayang yung pera na pinaghirapan mo at magawa siya ng maayos bago magpasko. Kaya yun ang ibibigay ko ng mga tips sa inyo para mayroon kayong guide kung ano yung gagawin nyo kung magpaparenovate kayo ng bahay. Ang unang tip ko sa inyo, kung major renovation yung gagawin mo o magpapa-extend ka ng bahay o yung bungalow mo, gagawin mo 2-story building, gagawin mo 3-story building, please lang, dumaan ka sa tamang proseso. Mag-hire ka ng professional, gumawa ka o magpagawa ka ng proper plan para ma-design yung existing na bungalow mo para gawing 2-story building, gawing 3-story building. At mag-apply ka ng building permit para masigurado na yung design ng bahay mo at yung materials na gagamitin mo ay base sa National Building Code of the Philippines. Ganito kasi yung halaga kung bakit sinasabi ko na mag-apply ka ng building permit. Kasi kung magpaparenovate ka o magpapa-extend ka ng bahay, tapos yung location ng bahay mo doon sa estasyon ng fire department, tapos yung travel time ng fire truck bago makarating doon sa bahay mo ay aabot ng 2 oras, isa ito dapat sa titignan ni building official na masigurado na yung materials na gagamitin doon sa bahay mo ay kayang tumagal sa sunog ng 2 oras. Kumbaga, bibigyan mo ng chance yung bombero na makarating bago tuluyan na masunog yung bahay mo. Yun yung halaga kung bakit kailangan mo mag-apply ng building permit. Kaso ang problema sa Pilipinas, kahit mayroon kang building permit, is yung implementation at saka application ng National Building Code of the Philippines. Lalo na sa Manila, na ma-traffic, dapat kinukonsider na ni architect o ni building official yung travel time ng bombero papunta doon sa bahay mo. Kaya ang nangyayari, imbis na protektahan yung bahay mo, ang hinahabol na lang nila ngayon yung protektahan yung kapitbahay mo. Ngayon, para masigurado, ako personally, gumagamit na lang ako ng materials na fire resistant. Alam naman natin sa Pilipinas, maliban sa bagyo at lindol, ang problema natin is yung sunog dahil sa short circuit. Kaya ang ginagamit ko is yung Molflex. Ang Molflex ay flexible electrical conduit siya, kaya maganda siyang gamitin sa renovation or extension dahil nga flexible siya, sumusunod siya kung saan mo gusto. At dahil nga fire resistant siya, hindi siya basta-basta nasusunog. Pansinin mo yung kanilang burning test, lalo na yung brand C, continuous yung kanyang apoy, samantala yung Ecoflex at yung Molflex, hindi na nag-continue. At ito yung resulta after nung burning test. At may protection siya sa kagat ng daga na magiging sanhi ng short circuit. Ang maganda pa sa Molflex dahil nga makapal siya, hindi siya basta-basta napipipi o nababasag. Now, kung electrical conduit mo ay fire resistant, dapat yung gagamitin mong junction box at saka yung mga switch boxes mo ay fire resistant din. Kaya ang ginagamit ko is yung Moldcon. Kasi yung Moldcon na junction box at saka yung mga switch boxes ay fire resistant siya, kaya hindi siya basta-basta nasusunog. Mas matibay ito dahil makapal yung wall nito, kaya hindi ito basta-basta nababasag.
mas malapad at mas maluwag yung loob nito. Kaya yung mga dugtungan ng mga wires natin, hindi basta-basta nagdidikit-dikit. At mas madaling ipasok ni Mamang Electrician yung mga wires natin. Ngayon sa renovation may pagkakataon na yung mga wires mo ay hindi mo matago sa ceiling o kahit doon sa pader, kumbaga naka-expose siya. Kaya ang magandang gamitin naman dito para proteksyonan yung mga wires mo is yung Moldex cable trunk. Dahil yung Moldex cable trunk ay gawa ito sa 100% virgin na PVC resin para maging fire resistant na rin siya, kumbaga iwas sunog. At gumamit din sila ng patented double lock design para proteksyon sa bata na hindi ito basta-basta mabubuksan. Impact resistant na rin ito kaya matibay siya, kumbaga hindi siya basta-basta mababasag kaya hindi ka papalit-palit ng cable trunk. For more information on this product, maglalagay ako ng mga link sa description sa baba, bisitahin nyo. Ang pangalawang tip ko sa inyo ay planuhin mo na maaga. Huwag kang magmadali. Pag-aralan mo kung ano gusto mong ipagawa sa bahay mo base sa pangangailangan mo. Marami na tayong resources ngayon, isa na dyan yung internet, makakita ka ng mga sample na bahay at yung mga materyales. Nandyan din si architect at saka si draftsman, magpagawa ka ng 3D model, iparender mo siya base doon sa design na gusto mo at yung materyales na gagamitin mo. Dito mabibisualize mo na agad yung combination ng kulay, combination ng materyales, kung maganda sa tignan base sa gusto mo. Huwag na huwag mong gagawin na pagkagising mo sa umaga, tatawag ka na lang ng karpintero para ipagawa kung anong nasa isip mo. Mas malaki kasi yung chance na paulit-ulit yung trabaho, lalo pag alimbawa yung combination ng kulay at saka ng materyales. Kaya mangyayari dyan, madidisappoint ka at magsasayang ka lang ng pera. At ang pangatlong tip ko sa inyo ay mag-research ka. Kailangan mo lang malaman is yung procedure o yung pamamaraan doon sa construction, katulad ng kung paano tinitimpla yung semento, buhangin tsaka graba, or paano mag-compute ng dami ng hollow blocks, or paano mag-compute ng dami ng tiles, paano mag-compute ng area, ng volume, paano gumamit ng metro, paano bumasa ng basic kahit basic lang na pagbasa ng plano. Meron akong mga vlog na to, baka sakali makatulong kung paano bumasa ng plano. Para pagkausap mo si mamang kontraktor o si mamang manggagawa, alam mo kung ano yung ginagawa nila. Pang-apat na tip ko sa inyo, mas maganda yung lagi ka nandoon sa site. Kumbaga, hands-on ka doon sa pinapagawa mong renovation or extension. May mga pagkakataon kasi minsan na yung desisyon mo yung kailangan para magawa nila yung isang bagay. Ngayon kung wala ka lagi doon sa site, imbis na matatapos nila ng maaga, hahaba siya ngayon, mas lalaki yung gastos. Isa pa sa maganda na lagi ka nandoon sa site, nakikita mo kung ano yung ginagawa nila. Nakikita mo kung ano yung materialis na ginagamit nila. Kagaya ng sinabi ko sa previous vlog ko, kahit mag-hire ka ng lehitimong kontraktor, kahit mag-hire ka na magagaling na manggagawa, pagdating kasi sa site, iba labanan dyan, business. Kaya mas maganda na nakikita mo kung ano yung ginagawa nila. Ngayon kung wala ka namang oras o wala kang time, mas maganda kung maghanap ka ng isang tao na pagkakatiwalaan. Kung wala naman, pwede ka mag-hire na professional na yung malasakit niya ay nasa iyo kasi yun ang binabayaran mo. Panglimang tip ko sa inyo, huwag kang magtipid sa labor. Kumuha ka ng trabahador na marunong talaga. Mas maganda nga yung all around, kumbaga marunong magkarpintero, marunong magmason, marunong magsteelman. Ang maganda kasi pag marunong na trabahador ang kukunin mo, kung ano yung ipapagawa mo, alam niya na kung paano diskarte. Alam niya na yung proseso kung paano gagawin. Kumbaga sa kabuuan, mas makakatipid ka dahil mas maliit na chance yung paulit-ulit. Kaysa doon sa trabahador na nakatipid ka nga, kumbaga mas mura siya, tapos nagkataon ikaw mismo wala kang pang alam sa construction, ang mangyayari dyan ay mas malaki yung chance na paulit-ulit yung trabaho at mas malaki yung magagastos mo. At then kumuha ka ng trabahador na malapit lang sa lugar mo para mas madali siyang mahanap pag nagkaroon ng problema. Kahit dun sa kontrata o pakyawan, hindi lahat na pagkakataon na mura makakatipid ka. Minsan nga mapapamahal ka, lalo na pag hindi transparent yung presyo niya. Magugulat ka na lang nung ginagawa na yung renovation mo or extension mo, sasabihin niya sa'yo, hindi ito kasama sa presyo ko. Ngayong pag inad mo lahat yung sinasabi niya, mas mapapamahal ka. Ang masaklap pa kung doon ka mismo nakatira, doon sa bahay mo nung during renovation at naumpisahan niya na, wala ka nang ibang magagawa kundi ibigay yung gusto niya kasi gusto mo nang matapos dahil istorbo na para sa'yo. Kaya dapat iklaro mo yung scope of work niya doon sa presyo niya. Pang-anim na tip ko sa inyo,
planuhin nyo yung budget nyo. Kung medyo alanganin yung budget nyo, huwag nyong ituloy. Dahil ang renovation o magpapa-extend ka, once na ginalaw mo na yung existing na bahay mo, hindi mo na maibabalik. Kung halimbawa nagbaklas ka ngayon ng bubong mo, yung buong bubong, tapos nag-short ka. Ang mangyayari dyan, hindi mo na maibabalik yung bubong, maibalik mo naman, magtutuluan na ngayon dun sa loob ng bahay nyo kung halimbawa umulan. Kumbaga, maraming maapektuhan, mas maraming masisira, mas malaki yung magagastos mo. At ang pampitong tip ko sa inyo, kung mayroong kang time at mayroong kang idea sa construction, gusto mo na masigurado yung materials at tight yung budget mo, ikaw na yung bumili ng materials. Mas makakatipid ka. At pangwalong tip ko sa inyo, huwag kang sumunod sa uso. Dahil pag susunod ka sa uso, hindi ka matatahimik at hindi ka matatapos. Mas maganda pag nagpa-renovate ka o magpa-extend ka ng bahay, base ito sa pangangailangan mo. Hindi dahil sa uso. Kasi pag sumunod ka sa uso, pag nilagay mo sa loob ng bahay mo, ang mangyayari dyan, iba-iba ngayon itsura ng design ng bahay mo. Hindi na rin siya maganda tingnan. At ang pangsiyam na tip ko sa inyo, bumili ka ng materials kung ano talaga yung gusto mo. Kahit sa mahal, kung gusto mo, bilhin mo. Hindi yung porke na gusto mo lang na mailagay na materials. Kasi ang mangyayari dyan, hindi ka rin matatahimik. At magdating ng panahon, papalitan mo na naman ito at bibili ka na naman. Kumbaga, mas lalaki lang yung gastos mo at hindi ka matatapos. Sa tip ko sa inyo, pang sampo, pag bibili kayo ng materials, lagyan nyo ng extra, lalo na sa tiles. Kasi yung design ng tiles, baka next year wala ka nang mahanap. Mas maganda yung mayroong kang extra, ilagay nyo lang sa storage para pag may nasira o kailangan yung palitan na tiles, mayroon pa rin kayong makukuha o mabubunot. Kasi pag wala kayo ng mahanap na tiles, ang mangyari, imbis na isang peraso lang yung papalitan mo, buong tiles papalitan mo. Kumbaga, mas malaki yung magagastos mo. Ang presyo ng renovation ay walang eksaktong formula kung magkano. Depende kasi ito doon sa laki na ipapagawa mo at sitwasyon doon sa bahay mo. Kung halimbawa gusto mo magdagdag ng bagong kitchen, baka sa loob ng bahay mo mayroong structure na magagalaw, o baka may pader na kailangan basagin, o baka may panel board ng electrical na kailangan mong ilipat, o baka may mga tubo ng plumbing na kailangan mong i-relocate. Kaya dito pumapasok yung pakyawan o arawan. At ang presyo nito ay depende kung sino yung kausap mo at kung saan yung location mo. Kung halimbawa ang kausap mo ay mga lihiti mo, mga kontraktor o kumbaga may kumpanya, baka yung presyo nila mas mataas. Ngayon kung ang kausap mo ay mga rektang manggagawa o ito'y namamakyaw, baka yung presyo nila mas mababa. Kaya ang presyo nito ay depende kung sino yung kausap mo. Ngayon kung sa presyohan naman, ito yung pakyawan o kontrata, ang presyohan nila itong sa asintada, ito yung maglilihing ka ng hollow blocks, ang presyo nila ng labor lang, hindi kasama materials, nagre-range sa 200 to 250 pesos per square meter. Sa palitada naman, ito yung magpa-plastering ka, ang presyohan naman nila rito ay 160 pesos to 220 pesos per square meter. Hindi kasama materials, labor lang ito. Sa bubong naman, ito yung mga Korean type na bubong, katulad nito. Ang presyohan nila dito ay nagre-range sa 980 pesos, so 1,500 pesos per square meter. Ito naman kasama ng materials tsaka labor. Sa full ceiling naman, ito yung sa kisame. Ang presyohan naman na rito ay nagre-range sa 950 pesos, so 1,400 pesos. Ito yung plain lang, hindi pa kasama yung design o yung cob light. Kasama ng materials tsaka labor ito. Ang materials na gagamitin dito ay metal pares na siya at yung kisame niya ay cement board na gagamitin. Pag cob light naman, ang labanan naman dito ay per linear meter, hindi per square meter. Ito yung haba, kung gaano kahaba yung cob light mo. Ang presyo naman nila rito ay 1,150 pesos to 1,450 pesos per linear meter. Sa pintura naman, kung repaint lang, ang presyohan nila rito sa labor lang, hindi kasama materials, ay nagre-range sa 120 to 150 pesos. Kung sa bago na, kung bagong gawa naman, kung bagong pipinturahan, nagre-range naman ito sa 160 pesos to 200 pesos per square meter. Sa tiling naman, depende ito sa size at depende iba yung price sa flooring at iba yung size doon sa wall. Ang flooring, nagre-range sila sa 140 pesos to 210 pesos per square meter. Sa wall naman ay 160 to 250 pesos per square meter. Ngayon uulitin ko, itong presyo na binigay ko sa inyo ay reference lang. Kumbaga, depende pa rin ito kung sino nga yung kausap mo. Ngayon sa renovation, maliban sa binigay ko mga presyo na to,
Sa renovation kasi minsan, kagaya na sinabi ko kanina, baka mayroong kailangan bakbakin. Halimbawa sa kisame, may mga existing na kisame kayo na kailangan tanggalin, or doon sa bubong na may existing kayo na bubong na kailangan baklasin. Kumbaga, maliban sa presyo na to, may additional cost para doon. Sa mga extension naman, kung magpapa-extend ka, kung gagawin mong 2-story building, 3-story building, ang presyohan naman dito ay per square meter. Katulad din kung magpapagawa ka ng panibagong bahay. Nag-range naman ito ng 20,000 to 30,000 pesos per square meter. Standard finish ito. Depende ito sa design mo. At depende ito kung ano yung kung saan location mo at kung sino yung kausap mo. Ngayon dahil nga sa renovation ay walang eksaktong formula kung magkano yung magagastos mo. Yung diskarte niyan, kumuha ka ng 3 quotation sa iba-ibang nangungontrata o ibang namamakyaw. Then sa bawat contractor o namamakyaw, tanungin mo kung ilang araw, ilang linggo o ilang buwan nila gagawin at kung ilang tao yung gagawa. Doon pa lang magkakaroon ka na ng idea kung magkano yung magagastos mo kung ipapaaraw mo siya. Halimbawa, nagpagawa ka ngayon ng tiles, kausap mo si mamang namamakyaw, ang presyo niya sa'yo sa labor ay 8,000 pesos. Ngayon tinanong mo siya ilang araw niya gagawin at kung ilang tao yung gagawa. Sasabihin niya sa'yo ngayon, 4 na araw, 2 tao yung gagawa, siya at sa isang helper. Mag-compute ka. Kung ang sahod ng tile sitter ay 650 pesos at ang labor ay 550 pesos, yung isang araw nila ay 1,200 pesos. Itong labor na to, itong cost na ng labor na to, depende ito sa location. Ngayon kung imumultiply mo sa 4 na araw na sinabi niya 4 na araw niya matatapos, ang kakalabasan niya ay 4,800 pesos. So doon sa presyo niya na 8,000, sa presyong arawan na 4,800 pesos, mayroon siyang tubo. Kumbaga, magkakaroon ka na ngayon ng idea, pwede ka na makipag-negotiate sa kanya. Ngayon, malalaman ni Mamang Pakyawan na mayroon kang alam sa construction. Magbibigay siya ngayon ng discount. Sabi niya sa'yo, sige gawin na lang natin 7,000 pesos. Kumbaga, konting diferensya, igo mo na. Kasi kung ipapaaraw mo naman, ang makukuha mo ay 4,800 pesos, ikaw ay magpapakain, at the same time, ikaw pa rin yung magpapamerienda. Unlike dito sa Pakyawan, ay sila na lahat. Kumbaga, wala ka na masyadong iisipin, matatapos yung, sigurado matatapos yung papagawa mo. Kumbaga, ikaw, masaya ka, nakuha mo yung discount. Same time, si Mamang Namamakyaw, ay nakuha niya yung isang araw niya at kahit papano tumubo siya. Kumbaga, both parties ay masaya. Sa pangungontrata kasi o sa construction, wala namang libre. Kumbaga, hindi naman po pwede na masyado naman natin ibaba yung presyo nila Mamang Namamakyaw. Dahil pag ginawa natin masyadong mababa yung presyo, baka ang gagawin nila ay bibilisan nila yung trabaho at baka pumangit pa yung pinapagawa mo. Kailangan sa construction kung magpapagawa ka, lalo sa renovation, dapat pares kayo masaya. Kumbaga, hindi ka naman masyadong mataga sa presyo, at the same time, hindi naman masyadong malugi si Mamang Namamakyaw para matapos yung pinapagawa mo. So yun, I hope nakapagbigay ako sa inyong panibagong information. At salamat nga pala kay Christina Manuel Vlog. Siya ang nagbigay ng picture na to nung nagpa-extend siya ng bahay. So paano? Next time ulit. God bless. Saka ingat lagi.